Tayong dalawang magkasama sa sasakyan, Drigo. At sabihin mo sa mga tauhan natin, maghanda sila. Kikilos tayo, ngayon din. Dito ako magmamanman sa harap ng bahay na Tempenito. Babantayan ang bawat kilos nila. Tama sila. Dapat namin siyang unahin bago pa man niya kasi mapatay. Pero kailangan magibayingat ako. At hindi ako dapat na mabigo sa pagkakataon nito. Binibukas ng gate. May papalabas na sasakyan. To, si Don Benito. Siya ang sakay ng kotse lumabas. Titimbrehan ko ang mga kasama ko. Ito na ang tamang pagkakataon para maitumba namin siya. Sinadya kong ito ang gagamitin nating sasakyan. Sapa. Gamitin. Tayong dalawa ang magkasa. Sinadya kong ito ang gagamitin natin. Hindi tinted ang mga bintana para madali nila akong makita. At sa palagay ko, hindi tayo mabibigo. Mukhang tama kayo, Don Benito. May mga motorsiklong nakasunod sa akin. Mabilis ang pagpapatakbo nila. Huwag kang magpapahalata, Drigo. Ianda mo ang baril mo. Oo. Drigo, nakasabay na sila sa sasakyan natin. Yuko! Pinagkukuto ka nila tayo, Don Benito. Pinisan mo! Kailangan makalayo tayo sa kanila! Raradyo ako mga kasamahan natin. Alpha, break! Alpha, break! Hulihin nyo na buhay ang mga bumabaril sa amin. Huwag nyo papatayin. Kailangan natin sila ng buhay. Tapi, Drigo! May polis. May kariton ng basura. Sinadya kong ito. Sinadya. Sinadya kong ito ang gamitin na. Ito natin sila ng buhay. Mobil ng pulis na paparating. Ha! Umiwas ang mga nakamotorsiklo. Umiwas sila ng daan. Mabibigo tayo, Drigo. Hindi natin sila mahuhuli ng buhay. Mabuti na lang. Nakaiwas ako. Pero bakit ganun? Parang alam ni Don Benito na target namin siya. Madali siya nakaturod sa palak namin. Hindi kaya sinadya niya ang lahat. Ipinahin niya ang kanyang sarili para lumantad kami. At magantihan nila. Tama. Posibleng yun ang ginawa nila. Hayop na Don Benito na yun. Muntik na kaming mahulog sa patibong niya. Kailangan namin magingat. Tsaka may masusunod pa siyang plano. Hindi kami dapat na kumagat sa pahay nila. Don Benito,
Di ba kayo nasaktan? Ayos lang kami. Maliban sa nabasag ang salamin ng kotse dahil sa tama ng bala. Walang napinsala sa amin. At salamat. Timing ang dating nyo. Hindi nagtagumpay ang mga nais na pumatay sa akin. Sinunda na sila ng mga kasamahan kong pulis. Sinusuyod nila ang buong lungsod para mahuli sila. Mabuti naman kung gano'n. Oh, ihahatid na namin kayo hanggang pauwi. Ah, hindi na. Kaya na namin ang mga tauhan ko. Paabala lang kayo. Kaligtasan ninyo ang iniisip namin. Katulad ng sinabi ko, kaya na namin ang mga sarili namin. Makararating kami sa bahay ng ligtas. Sige na. Huwag niyo na kaming alalahanin. Ang paghanap na lang sa mga nagtangka sa amin ang asikasuhin nyo. At sana, mahuy. Ito peligro kayo ora para patulog. Alamang madakit yan eh. At sana, mahuli nyo sila ng buhay. May isa po sa ang lintik na matandang yan. Baligtasan niya pang Nadamay. Oy, wala nang ganun. Wala namang ano, hampas ah. Walang hampas. Nasa speaker yan eh. Ayaw pa pala no. Galang si Jerry. Nagahalit eh. Na? Doon nasa speaker yan eh. Dalam ko naman yung taong ko. May sa pusa ang lintik na matandang yan. Naligtasan niya pa ang kamatayan. Pero gaya ng sinabi ko sa inyo, Abo, kailangan namin mag-ingat. Dahil alam nilang tatambangan namin sila. Nakita ko nang biglang sumulpot ang iba pang sasakyan na nakabang para sundan kami. Kung hindi dumating ang mga pulis, malamang na disgrasya na kami. Lintik talaga. Kailangan mag-iba ng diskarte. May plano ako, Frando. Anong balak niyo, amo? Gusto kong hulihin niyo siya ng buhay. Nais ko siyang makaharap. Gusto kong ipalasap sa kanya ng unti-unti ang sakit na ibinibigay niya sa mga taong nagiging biktima ng kanyang kabuhungan. Kayo ang masusunod, amo. Hindi mo madaling gawin. Pipilitin namin maiharap siya sa inyo ng buhay. Lintik na mga pulisyana. Hadlang sila sa bala ko. Kung hindi dahil sa kanila, kung hindi sila umeksena, malamang nahuli natin ang buhay ang mga pumatay sa anak ko. Nalaman sana natin kung sino ang pinuno nila na kaganti na sara tayo. Marami pa naman pagkakataon, Don Benito. Mahuhulog din sila sa ating mga kamay. Sayang! Sayang para konti ko. Yun na ang pinakamagandang pagkakataon. Pero napikot tayo! Baka mahirapan na tayong mapapasok sila sa bitag natin. Sa tingin ko, nakahalata sila kanina. Nakita nila ang paglapit ng ating mga kasamahan bago pa man dumating ang mobile ng pulis. Mag-isip tayo ng panibagong taktika, Chico. At tiyakin natin na hindi na sila makaliligtas! Mela, nasaan si Mama? Mama Arteya, kanina pa ho hindi lumalabas ng kanyang kwarto. Ano ba ginagawa niya sa loob ng kwarto niya? Hindi ko po alam. Pero palagi naman niya itong ginagawa. Lalo na kapag umaalis kayo.
Nahihirapan nga kaming tawagin siya eh. Kahit pagkain, nakakalimutan na niya. Ganun ba? O sige, ituloy mo na yung mga gagawin mo pa. Pupunta ako na lang. Ano tingin? Lahat dapat tingin kami sa'yo. Lahat kami dapat tingin sa'yo. Kanino ba tinata ako? Tila ako mo. May nakailangan. Pilingin. Sila kasam. May sa-usa ang lintek na matandang yan. Naligtasan niya pa ang kamatayan. Pero... Ituloy mo na yung mga gagawin mo pa. Ganun ba? Pasige. Pasige. Ituloy mo na yung mga gagawin mo. Pupuntahan ko si Mama. Hindi na kailangan. Nandito na ako, Althea. Ma. Marami lang akong inaasikaso sa kwarto. Marami akong inaayos sa mga papeles. At ayokong maistorbo. Ginagawa ko yon para kung dumating man ang oras na mawala na ako, naihanda ko na ang lahat para sa iyo. Mama, hindi mo naman kailangan gawin yun. Malayong mangyari nung wala ka sa akin na pumapag pa ako. Medrano, medyo sunod. Ituloy! Ma, hindi mo naman kailangan gawin yun. Malayang mangyari na mawala ka. Dumating man ang oras na mawala na ako, naihanda ko na ang lahat para sa'yo. Mama! Para sa'yo. Mama! Hindi mo naman kailangan gawin yun. Malayang mangyari na mawala ka kaagad sa'kin. Ang lakas-lakas mo pa. Hindi tayo nakasisiguro, anak. Nangyari na sa papa mo. Nawala siya nang hindi natin inaasahan. Mabuti nang handa tayo sa mga pwedeng mangyari. Ayokong mawala sa mundong ito na hindi na isa sa ayos ang lahat. Mahal na mahal kita, anak. At gagawin ko ang lahat para sa'yo. Tandaan mo yan. Pinatawag mo raw ako, Major. Oh, Sorrento. Maupo ka. Salamat. Gusto kong subaybayan mong kilos ni Don Benito, Sorrento. Sir? Ang nangyaring Marilyn, malaking posibilidad na sinadya niyong mangyari yun. Ikaw na rin ang nagsabi, hindi tinted ang bintana ng kotseng kanyang sinakyan na hindi naman niya dating ginagawa. Ibig sabihin, ipinahin niya kanyang sarili at malamang na masundan pa. Yan din ang nasa isip ko, Major. Kaya, hindi malayo na dahil sa kanya, malalansag natin ang grupo ng liquidation squad o mga vigilante. At malalaman natin kung sino ang pinuno nila. Pagbutihan mo, Sorrento. At huwag kang mag-aksaya ng panahon. Manmanan mo silang mabuti para matapos na ang mga nangyayaring patayan sa ating lugar. Okay, Mr. Blake.